Hello and welcome to my channel. Today we will explore one of the most powerful statements Jesus made during his crucifixion in John chapter 19 verse 30. It is finished. As believers, this statement holds great meaning and significance for us. Let's dive in and discover what it means. Bilang mga mananampalataya, ang pahayag na ito ay malaking kahulugan at kahalagahan para sa atin. Tara at tuklasin kung ano ang ibig sabihin nito. Before we dive into the meaning of "it is finished," let's take a moment to reflect on the context. John chapter 19 recounts or describes the events leading up to Jesus' crucifixion, including his trial before Pilate, the mocking by soldiers, and his final moments on the cross. Tingnan po natin kung ano nga ba ang kahalagahan nung sinabi ng Panginoong Hesus, "It is finished." Panoorin natin to. What did Jesus mean when he said, "It is finished"? Of the last sayings of Christ on the cross, none is more important or more poignant than "It is finished." Found only in the Gospel of John, the Greek word translated "it is finished" is tetelestai, an accounting term that means paid in full. When Jesus uttered these words, he was declaring the debt owed to his Father was wiped away completely and forever. Not that Jesus wiped away any debt that he owed to the Father, rather Jesus eliminated the debt owed by mankind, the debt of sin. Just prior to his arrest by the Romans, Jesus prayed his last public prayer, asking the Father to glorify him. Just as Jesus had glorified the Father on earth, having finished the work you have given me to do. The work Jesus was sent to do was to seek and save that which is lost, to provide atonement for the sins of all who would ever believe in him, and to reconcile sinful men to a holy God. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sin against them. And he has committed to us the message of reconciliation. None other but God in the flesh could accomplish such a task. Also completed was the fulfillment of all Old Testament prophecies, symbols, and foreshadowings of the coming Messiah. From Genesis to Malachi, there are over 300 specific prophecies detailing the coming of the Anointed One, all fulfilled by Jesus. From the seed who would crush the serpent's head, to the suffering servant of Isaiah 53, to the prediction of the messenger of the Lord, John the Baptist, who would prepare the way for the Messiah, all prophecies of Jesus' life, ministry, and death were fulfilled and finished on the cross. Although the redemption of mankind is the most important finished task, many other things were finished at the cross. The sufferings Jesus endured while on earth, and especially in his last hours, were at last over. God's will for Jesus was accomplished in his perfect obedience to the Father. Most importantly, the power of sin and Satan was finished. No longer would mankind have to suffer the flaming arrows of the evil one. By raising the shield of faith in the one who completed the work of redemption and salvation, we can, by faith, live as new creations in Christ. Jesus' finished work on the cross was the beginning of new life for all who were once dead in trespasses and sins, but who are now made alive with Christ. Ngayong alam na natin ang kahulugan at kahalagahan nang "it is finished," ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ang Panginoong Hesus. Bago magtapos ang video na ito, meron lang akong gustong ibahagi sa iyo. Alam mo ba na mahal ka ng Diyos, na may magandang plano siya sa buhay mo? Tama po, mahal ka ng Diyos at may magandang plano siya para sa iyo. Sabi nga sa Juan 3:16, sapagkat ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, at binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit hindi maranasan ng tao ang pag-ibig, kabutihan, at pagliligtas ng Diyos? Sapagkat ang tao ay makasalanan, kaya hindi niya maranasan ang pag-ibig, kabutihan, at pagliligtas ng banal na Diyos. Ang kasalanan ay katulad ng isang pader na naghihiwalay sa Diyos at sa
tao. Ang lahat naman ng tao nagkasala eh. Ang sabi nga sa Romans chapter 3 verse 10 at verse 23, sabi po doon, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tatapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang tanong, meron pa kayang pag-asang mailigtas ang tao? Meron po. Si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas niya tayo at tubusin sa ating mga kasalanan. Ang sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. At ang sabi po sa John chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sinuman ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tingnan po natin ang sabi ng Acts chapter 4 verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So ano po ang dapat nating gawin? Ito po ay pagtatalaga ng iyong buhay kay Jesus. Ang pagtatalaga ay nangangahulugan ng pagsisisi o pagtalikod sa dati mong pamamaraan ng pamumuhay at lubos na pagtitiwala sa kamatayan ni Jesus bilang tanging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Binili ka na niya ng kanyang sariling dugo at ang buhay mo ay hindi na sa iyo kundi kay Jesus na. Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 9 and 10, sapagkat kung pahahayag mo ang iyong bibig si Jesus na Panginoon at sumampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa kaliligtas. Sige, last na po ito. Pwede mo ba akong samahan sa isang maikling panalangin? Pwede mo itong angkinin bilang iyong sariling panalangin. Sundan mo lang ang aking panalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagkamatay sa krus para sa akin. Pinagsisisihan ko po ngayon ang aking mga kasalanan at nagtitiwala sa iyong dugong dumanak bilang buong kabayaran sa lahat ng aking kasalanan. Naniniwala po ako na ikaw ang anak ng Diyos at binuhay ka ng Diyos mula sa mga patay. Ikaw ay tinatanggap ko ngayon bilang aking personal na tagapagligtas at tinatalaga ko sa iyo ng lubos ang aking buhay bilang aking Panginoon. Salamat sa pagdinig mo sa aking panalangin, sa pagpapatawad sa aking mga kasalanan at pagpasok mo po sa aking buhay tulad ng iyong pinangako. Ito ang aking samo at dalangin sa pangalan ng aking Panginoong Hesukristo. Amen. Congratulations po. Thank you for watching and God bless. Don't forget to like and subscribe for more videos like this.